ginawa. Subok ng matatag, ano mang hamong iharap. Radyo Pida 963, laging naglilingkod, walang sawa, walang pagod. Radyo Pida 963, kaibigan totoo, bida ka rito. Kasabay mong nagdiriwang sa tagumpay, kasama mong lumaban sa hamon ng buhay. Katuwang sa mapayapang pagkulong, tungo sa pagbangon, pag-ulan at pagsulong. Radyo Pida. Ihalo ng Agriculture Training Institute Regional Training Center 12 ang eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng mais. Mga serye ng makabagong teknolohiya tungkol sa pagmamaisan. Makinig at matuto. Makinig at matuto. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa impilan ng DXND Radyo Bida 747 AM at sabay ding mapapakinggan sa DXOM 963 AM Corona del City at mapapanood sa Agricultural Training Institute Regional 12 Facebook page. Eskwelahan sa radyo. Eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng mais. Eskwelahan sa radyo para sa magsasaka ng mais. Eskwelahan sa radyo. Eskwelahan sa radyo. Impress, abangan. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at imprastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang alimataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka. Isang masaganang ani at mataas na kita ating mga ka-agri. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Corn Production for North Cotabato and South Cotabato Corn Farmers. Ito po ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng mais. School on the Air on Corn Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa wasto at tamang pamamaraan sa produksyon ng mais. Magandang hapon po sa ating mga agri-eskwela. Isang masaganang pagbati po ang inihatid namin sa inyo. Ako po si Hannah Digyamad Pompong, Media Production Specialist ng ATI Region 12 na nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Maligaya po namin kayong tinatanggap dito sa 13th episode ng ating SOA on Corn Production. Siguradong pagkain sa hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 12, sa pamumuno ni Director Abdul I. Dayaan at Assistant Center Director Dr. Jesse V. Beldea. Sa pamamagitan ng ating corn program, sa pangunguna po ng ating corn program focal person, Ma'am Alma Garcia Camales. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng North Cotabato sa pamamagitan ng mga municipal agricultural offices ng Carmen at Magpet. Katuwang din po natin dito sa School on the Air na ito,
ang probinsya ng South Cotabato sa pamamagitan ng mga municipal at city agriculture offices ng Coronadal City, Banga at ng Bayan ng Tampakan. At syempre, katuwang din po natin ang University of Southern Mindanao Malakas. Sa pamumuno ni USM President Dr. Francisco Hill N. Garcia. Kaya naman po, inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela na napapakinggan tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa mga himpila ng DXND Radio Bida 747 Kidapawan City, DXOM Coronadal City, at live na napapanood sa ating Facebook page, Agricultural Training Institute Region 12 Facebook page. Para po sa ating 270 enrollees dito sa ating SOA on a corn production, ito na po yung panahon para ipaalam natin sa ating mga facilitators na tayo ay nakikinig. So mag-text na po tayo, no? It's a perfect time para magpa-attendance. So paano? Simple lang po, mag-text lang kina ma'am at sir at let them know na tayo po ay nakikinig ngayon sa ating 13th episode. For Carmen, our municipal coordinator po is Ma'am Norhaima Palanggalan and Ma'am Mohani Kasi. Of course, from Magpet, si Sir Henry Sopeña. Mamaligayang pakikinig po dyan sa inyo, Sir Henry Sopeña. For Coronadal City, Sir John Ray Ruiz. For Tampakan, si Sir Henry Macul. Maraming salamat din po sa pakikinig, Sir Henry. And of course, ang atin pong facilitator samlang, si Sir Ernesto Pan. Sa buong bansa. So ano pong inihintay natin? Mag-text na po sa kanila para po makapagpa-attendance tayo, no? At para naman po sa inyong mga greetings, katanungan, shout-out ngayong araw. At kung may mga clarification po tayo tungkol sa ating topic for today, mag-text lang po sa ating official text line 0951-086-5276. 0951-086-5276. So kung may mga gusto po kayong batiin na shout out, mag-text na po kayo dyan. 0951-086-5276. Batiin po natin yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Ma'am Helen Mariveles, good day watching live from Barangay Paraiso, Coronadal City. God bless. Thank you, Ma'am Helen, sa pakikinig at panonood sa ating Facebook Live. Ma'am Marilu Doromal from Banga, South Cotabato. And to Sir Alan Antonio watching from DARC PC 2. Thank you so much, Sir Alan Antonio of Region 2 sa panonood sa ating Facebook Live. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang aming mataas na Bago ko po ipakilala ang ating resource person ngayong araw na ito at kung ano ang topic na kanyang tatalakayin ngayong araw, ay narito po muna ang ilan sa ating mga paalala. Sigurado ka ba sa inihahanda mong pagkain para sa iyong pamilya? Ligtas ba ito sa mga nakakalasong kilikan na maaring makasira sa kalusugan nila? Napaisip ka tuloy? Huwag ka nang mag-alala sapagkat itinataguyod na ngayon ng Department of Agriculture ang mga programa para sa organikong pagsasaka. Ito ay natural na pamamaraan ng pagsasaka at paghahayupan na hindi ginagamitan ng mapanirang kemikal. Sure na sure kang chemical free, environment friendly pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute o ATI Region 12 para sa karagdagan.
dagdagang impormasyon, mag-text sa 0920-946-2474. Gusto ko, organiko. Agri, alam mo bang laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating bansa? Ito ay isang sakit ng baboy na nakamamatay at lubang nakakahawa. Ang ASF ay wala pang lunas at bakuna. Obserbahan ang sintomas ng ASF sa iyong baboy, katulad ng mataas na lagnat, pamumula ng balat at walang ganang kumain. Bago pa man ito kumalat sa buong komunidad, tandaan ang BIIK tips upang makontrol ang ASF. BIIK o BIIK. BIIK, bawal ang paglalabas ng baboy at mga produktong baboy galing sa lugar na may kaso ng ASF. Ay, iwasan ang pagbibigay ng kaning baboy o lamaw. Ay, ipagbigay alam sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office ang pambihirang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. K, kaukulang parusa ang naghihintay sa mga susuway. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Cotabato Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Cotabatenyo ay hikayatin. ASF, ating sugpuin. Alam niyo ba na sa visa ng Rice Tariffication Law, luluwagan ang pag-angkat ng bigas sa ibang bansa na may kaukulang taripa o buwis na ilalaan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. 10 bilyong piso kada taon sa loob ng 6 na taon ang ilalaan sa iba't ibang programa ng RCEF upang mapababa ang gastos at mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Bisitahin ang inyong Municipal Agriculture Office upang magpatala sa RSBSA at makatanggap ng serbisyo mula sa RCEF. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute o ATI Region 12. At tayo po'y nagbabalik dito sa 13th episode ng ating SOA on Corn Production. Binabati po natin si Ma'am Eileen Perez. Good day, Eileen Perez, watching from Barangay Paraiso. We also have Ma'am Azucena Monteroso, watching from Bicol, Camarines Sur. So, maligayang pakikinig po, Ma'am Azucena. And of course, Sir Norbert Raluschan. Good day po, watching from Apayao. So, maraming salamat po sa panonood. Nakakaabot po tayo all the way to Kalinga, Apayao. So, wag na po natin patagalin ito. I'm sure excited po kayo, no, sa ating topic for today, corn processing. So, makakasama po natin na isang resident resource person ng ATI Region 12 pagdating po sa mga food processing na trainings. So, favorite resource person din po natin ito sa ATI. Wala pong iba kundi ang aming dormitory manager to Ma'am Sir Jim Raborar. Magandang hapon, Hannah. At it's my first time, no, sa pagtanggap ng ideyang ito na mapapasok ko uli sa School on the Air. Na-miss ko ito, Hannah. Prior, siguro mga 5 years ago. Corn din yun. Ito din yung topic namin. It's all about food also. Okay. Magandang hapon. Mm-mm. So, sir, wag na po nating patagalin kasi I'm sure excited na sila. Ano ba yung hinanda nating recipe for well, today? Well, this afternoon, meron tayong tinatawag na Maha Blanca Especial. Wow, so, Especial. Oo. Nakaka-excite naman yes, yan. Sige sir, simulan na po natin yung paghahanda ng ating espesyal na Maha Blanca. Sige, para muna sa lahat-lahat, ang Maha Blanca actually ay isang Filipino version ng pudding, no? So it's a pudding, actually it's a cake. Cake pa rin siya. Oo, pero yung proseso niya ay hindi lang siya nga lang binibake, ano, or hinorno. Bagamat ito ay pinoporma lamang kapag ito ay na-dissolve na ng mabuti. So, Maha, di ba, Maha is a lady, Blanca, white, something white ang Blanca. Pag sinabi natin Blanca, di ba, white. White. So, so, white lady pala itong ating kakainin. Special nga lang, kasi sabi niya, Maha Blanca, special. But Maha means lady, and then Blanca means white. So, baka nga white lady, white lady talaga siguro ito. Ewan ko saan siya nagmula. Pero, nung ni-research ko yung, what's Maha? What's Blanca? So, Blanca is a white.
Maha is a lady. So, wow, white. Maha Blanca, espesyal. White lady, espesyal. Oo, pero actually, it's a pudding. Mm. Pudding pala siya, Sir Jean. Sige po, ano ba yung mga pamamaraan? Ano, paano siya gawin? Yes, itong Maha Blanca special natin ay isang recipe kung saan ito ay isang ang pudding. At definitely yung pudding is a dessert. No? So, pag sinabi nating dessert, minatamis or something sa Ilonggo, papanyam is, no? Or sweet, something sweet. So, we prepare this for actually, this is to close our appetite. Pag sinabing to close your appetite, isasara niyo yung gana mo kumain. So hindi mo siya pwedeng kainin. Yes. Oo. Pero tayo, we Filipino are fond of eating, di ba? Pag may mga sweets ito, uunahin natin yung sweet before natin yung kainin, yung main meal natin. Caution lang, kapag kumain ng Maha Blanca kasi, normally mawawalan ka na ng ganang kumain ng meal mo. It's tinatawag natin sira gana. Kasi sasaraduhin niya yung gana mong kumain. The appetizer naman is, we call it abrigana or to open your appetite. Mm. So, magkaiba yon. So, kaya dapat tayo, pag nagpunta ng mga party and all, huwag natin unahin yung mga Maha Blanca. Kasi ano yan sila? This is to close our appetite, meaning magko-close siya ng gana mong kumain, no? So, kaya sila siniserve last or last silang kinakain. Pero kung nagde-diet ka naman... Oh my God! Uunahin mo talaga Maha Blanca. Maraming Maha Blanca. Oo. Sige. Okay, so our main recipe for this afternoon ay tinatawag nating Maha Blanca Espesyal. So, ang kakailangan ng mga kasangkapan natin are as follows. Ito ay yung measuring cup natin. And pag gumagamit tayo ng measuring cup, hindi lang ito basta-bastang cup lang na yung cup natin sa mga bahay ng kape-kape or mug or something. Yung measuring cup talaga is a measuring cup. So, para po sa ating mga ka-agri-skwela or tawag natin, mga listeners natin ano sa ating programang ito, yung cup pong ginagamit natin kapag tayo nagluluto ay ito po yung 8-ounce na cup. 8-ounce na cup. Yun talaga yung kanyang measurement. Kumbaga, pang 8-ounce talaga na cup yan. So, wala nang ibang cup. Wala nang, pag sabing 1 cup is an 8-ounce cup. Oo. Kasi may mga cup sa bahay na ano lang. Tasa ng mga kape natin, Milo and all. So, yun ang ginagamit ng mga nagluluto sa bahay, ginagamit nilang measuring cup. So, hindi po, talagang bibili po kayo ng measuring cup that measures 8 ounce po ang laman niya. Mm-hmm. And then, we also have here a sifter or yung cheesecloth. Pag sinabing cheesecloth or sifter, yung bang pwede mong isala. Pero yung talaga pinong-pino. Fine yung sieve niya. Kumbaga, very fine siya na yung labas niya ay talagang sifted talaga na parang powder na ang dating. Then, mangangailangan din tayo ng kawali at saka yung ladle ng kawali natin. And then, yung dish pan natin na measures about 13 inches by 9 inches siguro, pwede na yun. O kung ano pang dish pan na pwede kayong pwede natin paglatagan ng ating ano ng ating Maha Blanca. Usually yan yung manipis lang, Sir. Yes, oo. So, normally, yung mga height niya nasa 1 inch or 2 inches nga lang. Ganun. So, yun lang mga kailangan natin. Madali lang naman ito ating ang recipe ngayon. At mga mangingisda. So, uulitin ko po na yung mga kakailanganin nating gamit, yung measuring cup na 8 ounce ang kanyang measurement, sifter or yung salaan na very fine, yung kaya magsala ng cornstarch or mga powder, yes. Kawali, of course, ladle, dish pan na pwede yung 13 inch by 9 inch. Yes po, okay. Ganun lamang kasimple. So, sa mga sangkap naman tayo, Sir G. Yes, tutungo tayo sa sangkap. Since nasa corn program tayo, i-highlight natin yung, of course, yung mga, ano, yung mga products from corn. Corn byproducts, yes. So, we have the corn byproducts here. Normally, kapag Maha Blanca,
ang pinaka naisip agad nating corn byproducts dito ay of course the corn starch. Corn starch. So, oh, na-discuss sa atin ni Ma'am Abigail last episode. So meaning yung corn starch versus flour, di ba, last time yes, niya diniscuss niya rin. So pag sinabi daw na corn starch, ito yung pinaka ano niya, yung pinaka the purest among, yes, no? So meaning yung texture ng corn starch natin is mas fine siya than the texture of our flour. So ang flour is harina, yung starch naman, ito yung pinaka puro na part ng harina is the puro na part niya is called the starch. The starch. No? So that it's the corn starch. So yun. And then may gagamitin din tayo mamaya na corn kernel. Mm. So ano yung corn kernel? Yun, na-discuss din siya last episode, Sir Jim, yung corn kernel. May maalala ka ba? Oo naman, yung butil ng ano. Correct. Na normally, ito ay na-process mula sa isang brine solution. Mm-mm. Or yung iba just to a boiled corn kernel lang. So, ito naman yung gagamitin natin corn kernel dito. Ayan, nabubulol ako sa kernel na yan. Oo. Ay, yung corn kernel na gagamitin natin dito, normally, yung may nabibili na ito minsan. Actually, nasa mga canned products na ito, yung mga corn kernel na yan, readily available na yan. Pero kung gagamit naman kayo ng corn kernel na talagang kayo ang gumawa, very easy lang naman po, no? So, maggayat lang tayo ng ano, ng corn to yung medyo young pa na corn. And then i-boil lang natin with salt solution. So ganun lamang naman po ang corn kernel. Pero presto, meron na tayong canned. Yes, nabibili. Yes. Nabibili. Oh, so yun ang i-highlight natin dito, yung corn starch at saka yung corn kernel natin. Okay. So, simple lang po yung mga sangkap na kakailanganin natin, ano, corn starch and corn kernel. Yun yung basic niya. Basic, yes. Oo, sige. Start tayo, Miss Han, no? Okay po. Sige. So, sa ating ingredients para sa ating Maha Blanca Especial, una ay mga kailangan tayo ng isa at kalahating cup. Okay, ito pag sinabing cup, yung cup na sinabi ko kanina, it's the measuring cup na 8 ounces yung kanyang, ano, yung kanyang laman. So, 1 1/2 cup coconut cream. Ano ang coconut cream sa coconut milk? Anong kaibahan nila? Oo nga. Kasi, pag sinabi yung coconut cream, iba yun kaysa coconut milk, di ba? Sa milk pa lang at sa cream spelling pa lang iba na, di ba? Oo. Actually. Oo. Pag sinabi yung coconut cream, ito yung kakang gata. Paano mo ma-explain yung walang tubig? Walang tubig, right? Oo. Yun lang yung unang piga na walang tubig. Mm-hmm. That's the kakang gata. Imagine ka talagang mga kailangan ka, siguro maraming servings talaga ito. Siguro nasa 8 to 12 servings ito na ano na Mahab. Ang yield niya. No? So we need 1 1/2 cup, meaning isa at kalahating cup ng kakang gata. Mm-hmm. Oo. Kailangan din natin ng 3 cups ng coconut milk na naman. Pag sinabing coconut milk, ito na yung pinigaan sa tubig. Mm-hmm. Meaning, kung kanina, piga sa unang piga na walang tubig, we call it kakang gata. Ngayon ay coconut milk. Kanina, coconut cream. Ngayon naman ay coconut milk. Yung coconut milk, meaning, hinaluan na ng tubig. So, kailangan natin ng 3 cups ng coconut milk. Okay? Mm-hmm. Pangatlo, we have 1 1/2 cup, isa at kalahating cup ng evaporated milk. Ano po itong evaporated milk? Ang evaporated milk naman ay isang klaseng uri ng gatas na talagang yung malabnaw, hindi yung malapot na matamis, no? Yung malapot kasi na matamis, ang tawag natin doon ay condensed milk. Ito naman ay malabnaw lang siya na medyo bland yung flavor niya, meaning hindi siya masyadong matamis ang flavor niya, pero bland na yung taste niya. So, kailangan natin ng 1 1/2 cup evaporated milk. Pag milk kasi ang sinabi, Miss Han, sa recipe, di ba, normally nakakakita tayo ng milk lang ang pangalan niya. Pag sinabi, 1 cup ng milk, ang milk kasi ay gatas siya, pero yung uri ng gatas na yun, yung tinatawag natin fresh milk. Mm. The fresh milk is actually
yung milk na natawag is pwede natin ang gamitin natin is fresh milk. Fresh pwede ding evap milk, but never ever condensed. Pag ang recipe nag-call for condensed milk, sasabihin niya talagang condensed milk. So actually dito, pwede siyang sabihin lang na 1 1/2 cup milk. Kasi you can use... Ang ibig sabihin talaga nito, Sir Jim, is either fresh milk or evaporated. Evaporated kapag milk. Nakapag encounter po tayo ng mga word recipes na, no, na milk lang yung nakalagay, wag na tayong malito. It's either ano lang talaga yan, evap or fresh. Okay. I learned something. Yes. Iyan ang kagandahan sa ano, pag nagle-learn ka rin ng culinary, dahil yung mga terms, akala natin, anong klaseng milk? Anong klaseng milk? Ba't milk lang? Meron namang powder, meron At saka minsan, pag nakarinig tayo ng sugar, anong klaseng kaya sugar ito? Mm-hmm. Hindi naman sinabi kung anong klaseng. Pag sinabing sugar, it's the granulated sugar. It's yung raw white sugar natin. Mm. Yun lang yun. Mm-mm. Pag sinabi lang na oil, yung cooking oil lang talaga yun, hindi yun siya yung mga mineral oil and all pa na mga oil dyan, no? Okay. So, baka kasi yung iba gagamit pa ng used oil, di ba? Oo. Kaya, ayun, mas maganda yung pag-aralan din yung culinary, no? Sige. Mm-hmm. So, ito yung pangatlo natin, yung 1 1/2 cups yung 1 1/2 cup na evaporated milk. Okay. Ang next po, pang-apat, kailangan natin ng 1 1/2 cup condensed milk. Ito na yung, malapot. Na matamis. So, 1 1/2 cup condensed milk. Next is 3/4 ng sugar. Okay, sugar ang nakasabi, diba? Sabi natin, pag sugar ang nakasabi, ano nga yun? Granulated na white sugar. Yes, granulated white sugar. So, yun sila. 3/4 cup ng granulated sugar. Next, we need 1 1/2 cup sweet corn kernel. Ito na yun. Yes, yan. So, 1 1/2 cup sweet corn kernel. Mm-mm. And then, kung sweet corn kernel ang binili nyo na nasa canned na siya, actually, yung canned na 15 ounces, that's equivalent to 1 1/2 na. Mm. Yung 15 ounces na lata, no? Mm-hmm. Okay. Drain nyo lang yung water niya. Kasi may solution pa yan siya. Mm-hmm. Drain nyo lang yung water. So, hindi siya dapat sinasama doon sa... Hindi. Okay. This time, hindi natin siya sinasama. Pero may mga recipe naman na... Pwede siya. Pwede siyang isama. Mm-hmm. Sige. Next, we have 1 cup corn starch. Ito na yun. Mm-hmm. 1 cup corn starch and then 1 1/2 cup water. Pag sinabi namang water, it's water alone na plain, ha? Plain siya na water na hindi po siya cold, hindi po siya ice. It's water na plain. Tap water will be, no? Okay na yun. Nakuha. Opo. Okay po. Mm-hmm. Sige. So, again, i-recap lang po natin ang ating mga sangkap, no? Una, 1 1/2 cups ng kakanggata or yung coconut cream, yung pinaggataan na walang halong tubig. Okay. Mm. Next, we have also 3 cups of coconut milk. Yun na yung may halo na siyang water kapag piniga siya. Yes. Mm. And then 1 1/2 cups of evaporated milk. Okay. Mm. Pang-apat po, 1 1/2 cups pa din ng condensed milk. Okay. Mm-hmm. Pang-lima, 3/4 cups ng white sugar or granulated white sugar. Pang-anim po, ay kailangan natin ng 1 1/2 cups ng sweet corn kernel. Ito, wait lang, Ahan. Yung pang-anim ay ilan? 1 1/2 cups. Yes, 1 1/2 cup. Yes, no? Ng sweet corn kernel. Pang-pito ay 1 cup ng cornstarch. Okay. Tama ka, Sir Jim. Okay? Tama. At pang-walo, 1 1/2 cup ng tap water. Yes, tap water. Ito yung plain water lang natin. So, 1 1/2 cup. Hindi siya cold, hindi siya hot. Again, yung ginamit nating measuring tool dito ay cup lang lahat-lahat, di ba? Wala tayong tablespoon na ginamit. So, cup lang lahat-lahat. Again, sabi ko nga, yung cup is dapat yung 8 ounce na cup na size natin. Okay. So, yan po ang mga ingredients para sa special na mahablangka natin.
Sige po, Sir Jim, tuloy na ba tayo sa... Tuloy tayo sa ating procedure, no? So, sa procedure natin, unang-una ay gagawa tayo ng latik. Latik. Alam niyo ba po yung latik? Oo, parang alam ko yan. Ito yung nagka-curd na out of the kakang gata. Oh, kapag 'di ba pag niluto mo ito, magka-curd yan siya, no? And then magba-brown yan siya. So, ito yung parang mga breadcrumbs na malalaking breadcrumbs na nakukuha natin sa gata kapag siya ay naluto, no? Parang ano din ito, yung first step din siya nung biko, tama ba? Yung paggawa ng latik. Ganun, so, tama yung imagination ko. Yeah, okay, at least nasundan mo ako, ha? Okay. So, sabi dito, in a pan, sa medium heat, pag sinabing medium heat ng fire natin, if you're using gasol po or using mga any na nasa mga nasa gas na ano, no, na lutuan, no, kasi yung iba gumagamit ng kahoy. Ito lamang po ha, kapag gumagamit tayo ng kahoy, be sure po na yung aso ng kahoy natin o yung usok ng kahoy natin ay hindi po pupunta sa mga food natin, kasi syempre magde-defy yung flavor. Ano nga ang tawag natin doon sa leche flan na ano, minsan tawag ko doon is ano, in our common language, no, I call it ano, lasa agho. You know what sa agho? Agho is ipil-ipil, kasi gumamit siya ng kahoy na ipil-ipil. Kaya sa kanya, ito lasa agho. Let's your plan mo, lasa agho. Okay, ganun. So, kaya, to make sure na hindi magkakaroon ng last ng flavor ng kahoy ang inyong niluluto, refrain from using yung medyo mausok na mga na ano, mga kind ng kahoy, yes, pang napanggatong. Opo. Alam na yan ang ating mga farmers, Sir Jim, kung ano yung mga hindi masyadong mausok na mga panggatong. Yes, kaya I suggest, sabi ko nga, gumamit kayo ng ano, kung afford natin yung gasol or uling o something. Yes. Pwede naman ganun. Mm-hmm. Okay? Para hindi ilasa agho. Ano yan? Agho. Sa aming mother tongue, yung agho kasi is ipil-ipil, no? Mm-hmm. So, things like that. Okay. So, using medium heat, balik tayo dun sa medium heat. Pag sinabing medium heat, kapag gumagamit kasi kayo ng ang lutuan ninyo ay talagang mechanized siya, na ano. So, nasa medium heat, i-medium mo lang, nasa half lang siya, no? Meaning, hindi siya naka-full bloom yung inyong fire. Kaya, medium heat lang. Okay. So, gagamit tayo ng kawali. So, yung kawali, ilalagay natin doon yung ating coconut cream. Ganito din, Miss Han. Sa pag-interpret ng recipe, kapag nag-interpret tayo ng recipe, normally, kung ano yung unang nakalagay sa ating sa recipe. Sa recipe, no? Sa anong unang binanggit? Anong unang binanggit, yun din ang unang gagalawin normally. Kaya please check your recipes at home. Kapag may mga recipes kayo dyan na kung ano yung unang nakalagay sa recipe at yun ang nauunang ginagalaw, meaning po tama po yung recipe ninyo. Standardized po yung recipes ninyo. Okay. So, ito ano yung nauna? Yung ating kakang gata, Sir Jim. Kakang gata. So, ilalagay natin yung kakang gata sa ating kawali. And then, over medium heat, sabi natin sa mahinang apoy lamang, ay continue stirring siya, meaning, what's lugay in Tagalog? Stir. Ay, lugay. Lugay. Ano sa'yo lugay? Halo. Haloin. Haloin na mabuti yung ating kakang gata sa medium heat lang na ano, no, na fire natin, hanggang sa mag-start siyang ano, magbukol-bukol. Yes, ano yung magka-curd-curd yung ating ano, yung ating kakang gata. Lower din, pag nag-curd-curd yung gata natin habang hinahalo-halo natin siya sa slow fire natin, sa medium heat fire natin, iko-continue lang siya natin, pero mahinang apoy na. No? So, instead na medium heat,
Lower na yung fire natin. Mm-hmm. Okay, and then continue stirring. So, meaning haluin na lang haluin hanggang sa magkaroon ng oil. Okay, tama. Magkakaroon ng oil. And then yung curd niya, magsasaparate na sa oil, di ba? Makita mo yung, pag nagsaparate yung curdle niya sa oil niya, meaning nagkakaroon na siya ng latik. Okay. Oo. Masarap yun, Sir Jim. Ay, natikman mo rin yung latik, masarap yung latik. Yes, oo. So, hanggang sa maglatik siya. So, again, kanina, inilagay yung kakanggata sa kawali. And then, pinainit, hinalo ng hinalo hanggang sa mag-separate yung curd niya sa kanyang oil. And then, slow fire na natin. Lagayin natin sa slow fire hanggang sa magiging brown yung ating latik. Okay. Pag brown ng ating latik, at dito na nakakailanganan natin yung ating sieve, yung ating sifter kanina, yung ating yung salaan. Pwede sa very fine na mga powder. Yes, pwede din tela ang gamitin dito, ano, yung mga cheesecloth natin. And then i-drain natin yung latik natin, no? Hanggang sa ma-separate yung oil niya. So we just need the latik, no? Yung oil naman later on, pwede natin siya pang brush sa ating finished product. Ah, so, tatanggalin pala natin yung oil. Dalatik only ang kukunin natin doon. Yes, sa procedure na yon. Yes, okay. Sige, nagigets ko na po. Yes. So, meaning, unang ginalaw natin yung ating kakanggata at na-turn na siya into latik. Latik. Okay. So, next natin na sangkap is yung coconut milk. Kailan siya gagalawin, Sir? Yes. Yung coconut milk naman, nasa-separate sila na na pagluluto naman. And then, yung oil natin nakuha kanina sa latik, pwede din yung siya pang gamit pang brush sa ating dish pan. Mm-hmm. Yung 9x13 natin na dish pan kanina. Para hindi dumikit. Yes, para hindi dumikit yung ating mixture mamaya. So, we can use that oil. Okay? Mm-hmm. O ngayon, since natapos na tayo sa latik, proceed naman tayo sa next step natin. Okay. So, in a large pot, sa isa, let's say, meron kayong yung kawali natin ay nahugasan na natin. Nalinis na ulit. Okay. Pwede siyang gamitin. Or, kasi yung iba, pag lalong-lalo na sa mga, sa mga, yung, alam niyo yung mga demo-demo na mga na mga luto-luto, they don't need to wash the pan na, dahil may another pan naman silang gagamitin. Okay. So, kawali pa rin. Okay. So, sa isang kawali, kukumbay natin yung coconut milk, evaporated milk, and yung sugar natin. Okay. So, ano yung kinumbay natin? Coconut milk, okay. Yung evaporated milk, and sugar. And then, haluin lang. Halo lang. And then, sa mahinang apoy na naman, okay, kailangan nating ihalo doon yung tatlo. Mm-mm. Okay, so bring to a boil hanggang sa kumulo siya, i-stir natin occasionally hanggang ma-dissolve yung sugar. Sugar, okay. Mm-hmm. Okay. After that, pag medyo kumukulo-kulo na. Kumukulo-kulo na siya, pero dapat hindi yung sobrang kulo talaga. So, meaning simmering lang. Iba yung simmering sa boiling. Ang boiling, malaki yung bula. Okay? Talagang mainit na siya. Sumobra siya ng 100 degrees Celsius. Okay? While, yung isa, tawag natin? Simmering. Well, yung simmering, below 100 degrees Celsius lang siya. Pero, may pakonting-konting bula yan siya. Kasi slow lang naman yung fire natin. Yes, slow lang fire niya. Okay. So, yun ang gagamitin natin sa ating yung papakulo sa ating coconut milk, evaporated milk, at saka yung sugar natin. Okay. Okay, next is i-add natin yung ating corn kernel sa ating mixture. Mm-mm. Okay. And then, papakuluan ito ng 2 hanggang 3 minuto. 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. In medium fire or low fire pa din? Low fire pa rin ito. Okay. Okay. So, nasa kawali yun, di ba? Okay. Ngayon naman, in a small bowl, meron na isang palanggana tayong i-use, okay? Mm-hmm. Sa small bowl natin,
Separate mixture na yes, naman ito. Yes, separate mixture ito. Hinayaan muna natin yung nasa kawali na isa. Okay. Ngayon, in a separate bowl or sa small bowl natin, i-combine natin yung ating water. Combine water. Yung cornstarch. Cornstarch. Hanggang sa matunaw ito. Okay, no? So tunawin siya. Yes. And then, add natin yung mixture na ito. Okay. Saan natin i-add? Doon sa kumukulong. Perfect. Okay. Mm-hmm. Yung mixture na ito, meaning yung mixture ng tubig at saka cornstarch, ihahalo natin doon sa ating Mixture ng ating coconut milk, evap, sugar, and then add na natin yung corn kernel. Yes. Pinoil natin siya ng 2 to 3 minutes. And then, this time yung na-dissolve natin ng cornstarch, ihahalo natin doon sa mixture paunti-unti para hindi po siya magbukol-bukol. Correct. Perfect. Oo. Perfect. Oo. So, ganun lamang kasimple. Ano? So, yung mixture natin ng water at saka starch, ihahalo natin sa niluto natin nauna. Mm-mm. And then, syempre, nandun pa rin yung medium fire, no? Medium pa rin yung fire natin. Mm-mm. Keep it stirring lang, no? Halo-halo lang. Maingat na maingat tayo sapagkat ito ay didikit kapag hindi siya nahalo ng gusto, okay? So, ngayon, pag-transfer natin doon, syempre, nilapot at nalapot yun. Okay. Ang starch kasi kapag naiinitan at umaabot siya ng 100 degree, talagang magkocoagulate siya, meaning mag-starch na mag-sticky, no? Mag-sticky siya. So hanggang sa lumapot ng lumapot siya. And then this time yung mixture na 'yon, yung halo ng starch at saka yung ating milk kanina, lumapot ng lumapot na. So, dapat lumapot siya. So, ito ay itatransfer na natin sa ating prepared dish pan kanina. So, kailan natin malalaman na tama na yung lapot niya? Yes, sir. Very good. Okay, ganito. Tasting is number one. So, pag tinaste ninyo yung mixture na yon at medyo starchy pa, meaning, pag-taste niyo na medyo maharina pa yung dating sa bunganga. Mapilo pa yan. Yes, ganun. Yun ay hilaw pa. Oo. Pero normally naman kasi ito pag umabot na ng 100 degrees, meaning pag na-reach na yung bula na ano, luto na yan siya actually. Eh. Pero normally ako nag-taste pa rin. Kasi minsan yung mga starchy flavor niya, kahit na nag 100 degree na siya, umabot na siya ng 100 degree, meaning na-reach na yung boiling point niya. Sometimes, ano pa rin eh, starchy pa rin siya. Usually, it will take how many minutes bago niya maabot yung sa gym? Roughly lang na. Okay. Sa pag-boil kanina. Yung from adding the, ano na, from adding the cornstarch. Oo. Ako talaga nagto 20 to 30 minutes. Ano na yan, minimum ko yan. Minimum ko yan. And then, ano yan? Constant steering. Constant steering yan. Para hindi po dumikit doon sa pan natin. Okay? Mm-mm. So, ngayon, pag natapos na, na-reach na natin yung texture na yun, ito ay itatransfer na natin sa ating dishpan. Kanina nga, di ba, measurement ako noon, pwedeng 13 inches by 9 inches yung kapal niya. Then, itatransfer natin doon. Pero, yung pinag-transferan na pan, dapat naka di ba sabi ko kanina, yung na-brush, oil, na-brush ng oil, para hindi po siya didikit masyado dun sa pan natin. Okay? Uh-uh. So, ganun lang kasimple. Pupour natin doon. And then, let it stand for about 1 hour or 2 hours perhaps bago siyang ire-ref. Kasi, yung mainit na bagay, kapag diretso mo sa ref, masisira din yung ref natin. Diba? Ooh. So, ang ginagawa namin, kahit na mainit pa siya at pinupour natin sa pan, let it stay for about 1 hour or let's say hanggang sa mag-cool siya. Actually, pwede namang hindi talaga siya i-ref. For example, yung ating mga enrollees ay walang refrigerator. Ref. Pwede din kasi magsiset na rin siya. Magsiset talaga siya. Kaso nga lang, sabi dito ni Baja Blanca Social, mas masarap to kapag refrigerated siya. Okay, sabi ko, so mga kailangan na tayo ng medyo kailangan natin ng ref dito na side. Okay. Pero pag hindi, okay, it's okay. Mm-hmm. It's just okay. Kasi, na siya, textured na siya, nag-set na siya, and that's it. Pwede nating i-slice, okay?
Pwede pa din naman sila, Sir Jim, no, mag-add ng kung anong gusto nilang idagdag doon. Like, yes, normally cheese and then may mga peanuts din. Na. Peanuts din yung iba. So, yun na, yun na yung pinaka-final. Na, diba, so, anong gagawin doon sa latik? Yes. This time, yung oil ng latik natin, i-brush muna natin ang top ng Maha Blanca ng oil. Mm, 'di ba may oil yung latik natin. Mm-hmm. Okay, yung oil ng latik natin, i-brush muna natin dun sa na-set na, ha, yung na-set na. Meaning nag-after 1 hour na nabahablangka natin, saka natin i-brush yung top and then saka ilalapat yung ating latik. Latik. Mm-hmm. Mm-hmm. Ganun lamang kasimple. So, kung pack na siya, okay? Meaning kanina sa proseso, dalawang bagay lamang. Una, niluto natin yung latik. Mm-hmm. And then, nagpakulo tayo sa isang pan. Ng lahat ng mga milk natin. Mm-hmm. The evaporated milk, the coconut milk, di ba? And then, mm-hmm, sugar. The sugar. O, pagkatapos, yung dinissolve nating cornstarch sa water, ihahalo din natin dun sa mga cream natin kanina, sa mga milk natin kanina. Si condensed milk, Sir Jim, pwede nang isabay din doon sa mga coconut milk. Yes, tatlo yan sila magkakasabay. Ah, okay, si coconut milk, si coconut cream, at saka si, coconut milk, evap. Si condensed milk, at si evap. And si then, sugar. Oo. Saka si sugar ilalagay hanggang sa mag-dissolve si sugar doon. Mm-hmm. Okay, so kasama na pala dito si condensed milk. Mm-mm. Mm-mm. So, ganun lang kasimple po ang ating mga ka-agria, no? Pero, yung ating kaninang corn kernel, sabi ko nga, saan siya banda ilalagay? So, nilagay siya natin kanina dun sa mga cream natin, yung sa mga gatas natin. Mm-mm. Dun siya natin hinalo. Pag na-dissolve na si sugar. Yes, oo. Mm-hmm. And then, i-separate lang natin si corn starch at saka si water. I-dissolve muna natin siya. I-dissolve sila muna bago sa ihalo dun sa... Nang dahan-dahan. Hindi siya biglaan. Nang dahan-dahan. Oo. So, while dinidissolve siya, Sir Jim, I believe, kailangan natin siyang... Haluin na para hindi siya mag... Bukol-bukol bang term yes, dyan? Yes, no, lumps, no, sa English. Okay. Yes, opo. Mm-hmm. Ganun lang kasimple. So, to finish it out, no, so, i-brush lang yung top ng ating Maha Blanca, mm-hmm, ng oil natin from the latik. And then, spread the latik on top. Okay. That's it. So, si latik pala ay toppings. Toppings lang. Mm-hmm. Pero, di ba, una siyang ginalaw kanina kasi... Una natin siyang itatouch din. Yes, So, marami tayong natutunan ngayon, ating mga ka-agria, no? Unang nabanggit ni Sir Jim kanina na yung ating mga recipes, i-observe po natin kung ano yung pinakaunang binanggit na nasangkap or normally, ingredient. Normally, yun yung una ding gagalawin. And then, sunod-sunod na po yan. Kasi minsan, ha, Miss Han, kapag nag-read ako ng recipes, and then, ano ba ito? Ito yung nauna niya, pagkatapos last niyang ginalaw. Mm-mm. Meaning, hindi talaga aral yung ano, yung recipe construction ay hindi aral. Mm-mm. Siguro, isang simpleng tao lamang ang gumawa na, at talagang hindi nakapag-aral ng recipe construction and all. So, mas mabuti yung alam natin kumbaga yung kung anong unang nilagay, yun din ang unang ginalaw. At malalaman talaga nating standard recipe siya. Mm-hmm. So, at least ngayon may idea na din yung ating mga listeners, Sir Jim, na kapag gagawa sila ng recipe na gusto nilang i-share sa iba, it will also be a guide kasi doon sa gagamit ng recipe na ito yung unang binanggit niya, ito din yung una ko. So, at least hint siya kung yes, ano yung next mong idadagdag, ganon. So, guide talaga siya for, yes, for your... Meaning, alam mo talaga, standardized recipe ito. Yes. Alam mo talaga kung paano niya sinimulan at saka ginawa yung recipe niya. Mm-mm. Meaning, alam ko ano talaga ito, standard na recipe talaga ito. Kasi minsan, may mga recipe tayong mababasa, lalo na ako, nag-aral ako ng culinary, syempre, malalaman mo yan. Ano ba? Medyo nagtataka ka na. Saan gagamitin yung sugar? Hindi naman nabanggit sa una. Mm-mm. So, things like that, no? Okay.
So bago ang lahat, Sir Jim, batiin muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook Live. Sir Taha Musa, good day din. Sir Romel Evasco, watching from Norala. Ma'am Alma Camales, Eugene Manalo, watching from Bulacan. So may mga nakikinig at nanonood sa atin from Bulacan, Sir Jim. Also, nanonood si Miss Aiza Montepeo. Hi, Sir Jim, sabi ni Miss Aiza. Hello, Miss Didi. And you also have a fan here, Gigi, Ma'am Gigi Niera. Ang ganda ng boses ni Jim, sabi niya. Hi, Ma'am G. We also have Sir Umbra Upam Jr. the Second, watching from Limpongo, Datohofer, Ampatuan. So, ayan po ating mga kaagri. Isa na namang knowledge recipe ang ating natutunan mula po sa ating resource person. So, dun sa mga nabanggit po mga recipes kanina, mapapansin po natin na kasama doon yung dalawang byproducts ng ating corn or mais, ano? So, isa po doon yung ating sweet corn kernel na nabanggit na rin ng ating resource person last week kung paano gagawin, napakasimple lang. And yung basic din na corn starch. So, kaya po siya tinawag na corn byproducts dahil galing po siya sa ating mga tanim na mais. Yes, at saka, Miss Han, sabi ko nga kanina, kung ako ay mag-alter ng ating toppings, kanina yung toppings natin ay ating latik. Siguro naman, para mas ma-highlight pa yung corn, pwede natin itap ng corn kernels. Yes. Para mas ma-highlight naman yung corn natin. So, pwede tayo mag-alter, maglagay tayo ng toppings ng corn kernel. So, pwede nang kasabay yung latik and the corn kernels. May mga ibang toppings pa dito, Miss Han. Katulad ng sabi mo kanina, you can tap like peanuts no? Yung iba pa nga, yung mga pasas. Nakakita din ako ng yung ube cream. Yung tinatap nila sa mahal. At mostly yung very common cheese. No? Yung grated cheese ang nilalagay nila. Okay? But for now, we can have this latik or corn kernels on top. Okay. Sir Jim, good day din po from Tambad. Watching from Tambad, Carmen Cotabato. Thank you, Sir Jim, for sharing your dish. Oh, sabi niya. Thank you daw, Sir Jim. Si Ma'am Bingan Beth. So, bago po tayo magpatuloy, makinig po muna tayo sa ilan po sa ating mga paalala. Bigan, sigurado ka ba sa inihahanda mong pagkain para sa iyong pamilya? Ligtas ba ito sa mga nakakalasong kilikan na maaaring makasira sa kalusugan nila? Napaisip ka tuloy? Huwag ka nang mag-alala sapagkat itinataguyod na ngayon ng Department of Agriculture ang mga programa para sa organikong pagsasaka. Ito ay natural na pamamaraan ng pagsasaka at paghahayupan na hindi ginagamitan ng mapanirang kemikal. Sure na sure kang chemical free, environment friendly pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute o ATI Region 12. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa 0920-946-2474. Gusto ko, organiko. Agri, alam mo bang laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating bansa? Ito ay isang sakit ng baboy na nakamamatay at lubhang nakakahawa. Ang ASF ay wala pang lunas at bakuna. Obserbahan ang sintomas ng ASF sa iyong baboy, katulad ng mataas na lagnat, pamumula ng balat at walang ganang kumain. Bago pa man ito kumalat sa buong komunidad, tandaan ang BIK tips upang makontrol ang ASF. B-E-O-B-I-I-K. B-E. Bawal ang paglalabas ng baboy at mga produktong baboy galing sa lugar na may kaso ng ASF. I. Iwasan ang pagbibigay ng kaning baboy o lamaw. I. Ipagbigay alam sa pinakamalapit na Municipal Agriculture Office ang pambihirang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. K. Kaukulang parusa ang naghihintay sa mga susuway. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Cotabato Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Cotabatenyo ay hikayatin. ASF, ating sugpuin. Alam niyo ba na sa bisa ng Rice Tariffication Law, luluwagan ang pag-angkat ng bigas sa ibang bansa na may kaukulang taripa o buwis na ilalaan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. 10 bilyong piso kada taon sa loob ng 6 na taon ang ilalaan sa iba't ibang programa ng RCEF upang mapababa ang gastos at mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka.
Kaya't ano pang hinihintay nyo? Bisitahin ang inyong Municipal Agriculture Office upang magpatala sa RSBSA at makatanggap ng serbisyo mula sa RSEF. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute o ATI Region 12. Ayan, tayo po'y muling nagbabalik dito sa 13th episode ng ating School on the Air on Corn Production with our topic on corn processing. So ayun na nga, gumawa po tayo ng espesyal na mahabang blanka or white lady, Sir Jim, right? Yes. Oo, so message nyo po sa ating mga listeners, Sir Jim, bago yes, po tayo magtapos. So natapos natin yung ating maha blanka. Maha means lady and then blanka means white, no? Mm-hmm. So meaning white lady siya, ano? Anong merienda natin ngayon, ma? White lady. Oo, ganun lang. Okay, sige. So natapos natin yung ating maha blanka special. So using our corn byproducts which are ano yon, yung ating corn starch and ating corn kernel. Mm-hmm. Sa mga magluluto po ng maha blanka espesyal, you can alter the toppings, no? Kanina yung toppings natin ay, di ba, latik lamang, ano? So pwede niyo pong i-alter, pwede niyo sabayan ng cheese, pwede niyo sabayan ng ng mga pasas, pwede ganon. Okay. Basta lamang po yung pwede nating i-toppings doon yung magko-complement po sa taste ng maha blanka. Maha blanka is medyo matamis siya at medyo yung, alam mo yung oil niya, medyo creamy siya. So, ganun po. So, dapat medyo ang mag-contrast noon is yung medyo maalat-alat so we can have cheese on it. At medyo maasim-asim so we can have pasas on it. Ganun po. Okay, thank you very much, Sir Jim, sa iyong oras na inilaan ngayong hapong ito para po sa ating mga listeners at mga enrollees ng ating School on the Air on Corn Production. So, ayan po, isa na namang recipes ang naidagdag sa ating mga lulutuin tuwing may birthday at mga handaan sa ating mga tahanan. Shout out po muna to Ma'am Jane Pompong Datang of Manindulo, Dato Paglas, Maguindanao. Bago po natin makalimutan, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa ating Facebook Live. Nakakarating po tayo hanggang Luzon, Visayas, and of course, dito po sa Mindanao. And binabati din po natin si Ma'am Eulalia Pasador ng Dato Celo Magpet, ang ating walang asawang texter. Si Ma'am Eulalia po talaga ay every week nagpaparamdam, ano, na siya po ay nakikinig kasama yung kanyang mga kapitbahay dyan sa Dato Celo Magpet. Bagong panalaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga partners, mga municipal coordinators and facilitators, Ma'am Norhaima Palanggalan of Carmen, and of course, Mohani Kasid. For Magpet, Sir Henry Sopeña. For Corona del City, Sir John Ray Ruiz. For Tampakan, Sir Henry Macul. And for Banga, Sir Ernesto Pan. Bago po namin makalimutan, inaanyayahan po namin ang lahat na bukas, meron po tayong free seminar on fruit processing. So gagawa po tayo ng iba't ibang pagkain or mga minatamis, ano, gawa na gamit po ang ating mga prutas na nag-oversupply dito sa Region 12. Abangan po yan bukas sa ating Facebook page, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama po natin si Ma'am Abigail Garcia. Sa mga gusto pong magpa-register, no, pa makatanggap ng kanilang certificate, e-certificate, mag-register na po, pumunta lang sa ating Facebook page, Agricultural Training Institute, Region 12. Please like our social media account. Facebook is Agricultural Training Institute. Instagram and Twitter at ATIRTC12. Pwede din po kayo mag-take ng ang aming mga online courses. Visit www.e-extension.gov.ph.
After nyo pong matapos ang mga kurso ninyo, ay magkakaroon kayo ng certificate. Automatically, madadownload po ninyo. Happy, happy birthday din po sa nagse-celebrate ng kanika-nila mga birthday today at sa buong linggo. Wala na po tayong enough na oras. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Sa ngalan po ng aming National Director, Director Alfredo Aton, Assistant Director Dr. Rosana Mula, ISD Chief, Information Services Division ng ATI Central Office, Ma'am Antonieta Arceo, Department of Agriculture Regional Field Office 12, Regional Executive Director, Attorney Arlan Musa Mangelen, Center Director ng ATI 12, ang aming supportive na Center Director, Mr. Abdul I. Dayaan, Assistant Center Director, Dr. Jesse V. Beldea, USM President, Dr. Francisco Hill N. Garcia, Corn Focal Person, Ma'am Alma Camales and Baydido Lawan. Maraming salamat din po sa DXND Radio Bida 747 Kidapawan City at DXOM Corona del City. Abangan po sa October 27 ang ating topic on corn marketing. So, didiscuss po natin ang corn marketing on October 27. Abangan po yan sa ating 14th na episode. Nawa po ay marami kayong natutunan ngayong araw. Ako po si Hana Digyamad Pompong na nag-iwan ng isang magandang hapon. Maraming salamat sa inyong lahat. Isang masaganang ani at mataas na kita po sa atin. Pamahalaan at pribadong sektor, dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan, sa negosyo pahusayin ang kakayahan, ang tip at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Masaganang ani, mataas na kita, maulan na buhay ng mga magsasaka. Bagong pag-asa, sigaw ng malaya, kapakanan ng kapwa, laging mangunguna, bida sa salita.